For today's video is gagawa po tayo ng 2-in-1 merienda meal. Pwede rin is na combo meal. So ano yung gusto po nating itawag? Kasi ito po yung drinks yung ilalim, tapos snack po yung ibabaw. So madali lang po itong gawin. Tapos maganda din siyang gawing extra income kung malapit tayo sa mga school. At pwede rin po natin itong i-order online or sa harap po ng bahay po natin. Itawag na po natin, patagalin pa, mag-start na po tayo. Okay, so una, gagawa po muna tayo ng pinakang palamig po natin. At yung gagamitin po natin ay 4-season po ni Enjoy. Kasi gusto ko yung lasa nito. So kahit ano naman pong flavor ng palamig is pwede po natin gamitin dito or kahit anong drinks na gusto po natin. Dito po sa 200 grams, 10 liters na po yung magagawa po dito. So 100 grams lamang po yung kukuhanin ko kasi 5 liters lamang po yung titimplahin ko. Set aside lamang po natin at kunin po natin yung atin pong gagamitin na palamigan. Bali ito po ay nilagyan ko na po ng 5 liters ng tubig. So, syempre, kailangan mineral yung gagamitin po natin. So, ito, pwede nun natin idiretso dito, pero ang gagawin ko, tutunawin ko muna siya para hindi ako mahirapan pagkahalo sa loob. So, kapag wala nang buo-buo, pwede na po natin isama dito sa 5 liters ng tubig. Pamulas. Set aside lamang po natin. Cute nito, no? Halimbawa kung may mini store tayo ng mga tinda na merienda, diba? Tapos naka-display ito. Ang ganda-ganda. So, ito, ginagamit lang namin. Halimbawa, pag napagusto ba ako na magluto o kaya may bisita, pag merong mga ting handa-handa, yung pinag-titimplahan ko ng mga inumin. So, ngayon, magluluto na po tayo ng snacks po natin. Ito po yung ham na gagamitin ko. So, maglalagay lang tayo dyan ng kaunting oil. Tapos, piprito ko lamang po natin yung ating pong mga ham. So, itong brand na ginamit ko, sa isang balot, maglalaman siya ng 10 to 11 pieces. Dito po sa pinagprituhan ng ham, maglalagay na din po tayo dyan ng oil kasi piprito naman po natin yung ating pong french fries. Sa piniprito po natin yan, mag-iit na din po tayo ng ating repolyo at saka pipino. So ito, optional lamang po yung paglalagay, pwedeng hindi na. Pero para sa akin, maganda siyang meron para bang style nachos. So, pamparami din siya, di ba? Kasi kapag nagayat yung pipino at saka repolyo, is madami na din tingnan kahit kakaunti lang yung inilagay po natin. Okay, so ayan. Tinikman ko siya, wala pala siyang lasa. Akala ko naman matamis na. Okay, ngayon, meron po ako laging stock dito sa bahay na sugar syrup. Bali nung niluto ko to, 1:1 ang ratio. Isang kilong asukal, isang litro ng tubig. Okay, so mabilis din siya mag-mix dito sa palamig natin kasi tunaw na, diba? So sa akin, okay na po yung tamis nito. Ngayon, mag-a-assemble na po tayo sa cup po natin. Woo! So, ito po yung baso natin gagamitin. Bali, ang size po nito ay 16-0. Ayan siya. Tapos, ito yung pang-ibabaw. So, ang matawag dito? Snack lid. Ito po ay mga na-order ko din po online. Meron din tayong straw. So, ayan. Okay na siya. So, ngayon, mag-assemble na tayo. Sukat na mailalagay po nating palamig ay 8 ounces. Halimbawa kung tayo ay nag-uumpisa pa lamang, so gumamit po tayo ng takalan na ang size po ay 8 ounces. Tapos lalagyan natin ng ice cube. Yung snack lid po natin. Ngayon, yung pinakang sukat po ng ating fries ay 60 gram. I-assemble lamang po natin ng ayos para maganda siyang tingnan. So, mga 10 grams naman po ng cabbage. And then, pipino. Sa isang order, maglalagay po tayo ng isang gayat po na ham. So, syempre, kung tayo ay nasa actual na ng pagtitinda, so dapat yung ating ham naka-ready na, nakagayat na, di ba, para mas mabilis. Pero halimbawa naman, kung talagang sanay na tayo, habang nandiyan si customer, saka po natin gagayatin yung mga ingredients po natin. Kumbaga, showmanship yung mangyayari. Diba, mas maganda? Pwede pa po tayo dyan maglagay ng cheese. So, ito naman po ay mga idea lamang. So, optional.
pwedeng maglagay, pwedeng hindi. Nakadepende po sa atin kung magkano yung target nating presyo, di ba? Tapos yung pinaka-cheese sauce po natin. So, ang gagamitin ko po ay cheese powder mix. Ito po kay Enjoy. Okay, so ang pagandahan dito is pwede tayong magtimpla muna ng kaunti, diba? Parang iwas sira ng mga ingredients po natin. So, yung 1 tablespoon is 10 grams. Tapos, maglalagay po tayo dyan ng 3 tablespoon ng hot water or maligamgam. Para mas mabilis po natin matunaw, diba? 1, 2, 3. So, naging 50 grams na siya. No, nilagyan natin ng water. And then, hahaluin po natin ng mabuti. So, ganun lang pong kabilis gawain yung cheese sauce po ni Enjoy. So, madami namang klase na cheese sauce. So, nakadepende na sa atin kung ano yung gagamitin natin. At pwede rin po tayong mag-homemade. Yun tayo na po mismo yung gagawa. Lagay lang tayo dyan ng 1 to 2 tablespoons. So, nakadepende. Wow, diba? Nice! So, eto siya, oh. Wow! Yummy! Overload talaga to. Lalagay na siya sa ibabaw. Na yung ating snack combo. Okay, so gumawa ulit tayo yung malapitan naman. Okay, so diba, ganun lang kabilis gawain. Ito pong ating 2-in-1 combo snack. 2-in-1 na combo pa. Kain na natin tong drinks. Nasarap ng palamig natin. Sarap. Napaka-refreshing. Kaya yung 4 season yung napili ko. Kasi malalasa talaga natin doon yung prutas. Ating fries. Sarap. Ito mga katipid tips, panalo. Pag inubos ko to, haba yung video natin. Tapos, pag sinamahan natin yan ng gulay, ng ating cheese, ng ating ham. Sarap-sarap. Napaka-cheesy na lasa. Overall mga katipid tips, sobrang sarap po nitong ating combo snack. So yung pinakampalamig po natin na 4 season, bagay na bagay ka-partner, ito pong ating overload french fries. Parang ang social-social nung lasa, di ba? Pero napakasimple lamang po nung kinawa po natin. Yung tamis na inilagay po natin, sakto po lamang yon. Kahit yung pinakang 8 ounce na sukat ng palamig, punuin natin yan ng yelo. Huwag po kayong mag-alala kung matutunaw kasi may lasa pa rin siya. Nandun pa rin yung quality nung lasa po nung 4 season. And then, ito pong ating snack sa ibabaw. So, kapag nag-combine na yun, pag kinain natin yung gulay, ham, cheese, french fries, overload ang sarap ng mga katipid tips. Tapos, yung cheese sauce na ginamit po natin, Enjoy brand yon. So, bagay siya dito. Masarap siya mga katipid tips. Kaya itong isang order na to, sulit ang sarap. Sigurado, kung gagawin natin itong extra income, babalik-balikan po ito sa atin. Basta nandun yung quality ng palamig po natin, yung lasa, and then yung pagkaka-prito po ng ating french fries at saka pagkaka-assemble. Okay? Sigurado tayo po dito ay kikita. Ngayon, sa mga business-minded dyan, sigurado merong mag-iinteresado dito. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng mabilis ang costing po dito kung magkano nga po ba yung magiging puhunan or bentahan dito sa isang baso at kung magkano po yung posible po nating tubuin. Kahit hindi natin ito benta, yung pang merienda, sigurado magugutan to ng family mo. So, costing na po tayo. Okay. So, umpisahan po natin sa pinakang palamig po natin. Bali, ito pong isang balot na ito, in-order ko po online at nagkakahalaga po ng 78 pesos. Ngayon, hindi naman po natin masasabi na lagi po tayong free shipping. So, mag-add na din po tayo. So, ang kalalabasan po nun, 112 pesos po dito po sa lugar po namin. At mag-plus na din po tayo ng asukal na gagamitin po natin. Bali, 1 kilo, 75 pesos. So,
So sabihin na po natin na 80 pesos para sa mineral na gagamitin po natin na pagtitimplahan po natin. Kaya ang total po ay 192 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 50 cups na may sukat na 8 ounce kapag tinimpla po natin lahat. At ang kalalabasan po nun ay 3.84 ang pinakang puhunan po sa palamig. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. Mag-plus po ng 1 pesos para sa yelo at mag-plus po ng 2 pesos para sa baso na gagamitin po natin at dito po sa straw. Mag-plus na din po tayo ng 1.16 para sarado na pong 8 pesos ang pinakang puhunan po natin sa panamig at saka sa cup. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung snack po sa ibabaw. Umpisahan po natin sa pinakang French fries po natin. Bali, ito po ay 120 pesos po ang isang kilo. Mag-plus pa po tayo ng 20 pesos para sa oil na gagamitin po natin, yung pinagprituhan, tapos sa gas at sa labor. Kasi yung isang bote, oh, madami pa siyang tira. So, mapapagprituhan pa po natin yan. Ngayon, i-divide po natin sa 10 order na makukuha po natin sa isang kilo. Pag niluto po natin yung 1 kilo, kalalabasan na lang po na timbang ay 600 grams mahigit. Pero sabihin na po natin na 600 grams para meron po pag-aadjustan yung presyo po natin. So, yung puhunan na 140 pesos, i-divide po natin sa 10 order at ang kalalabasan po nun, 14 pesos po ang puhunan sa French fries na nakalagay po dito na ang timbang po ay 60 grams. Ngayon, sa pinakang ham na ginamit po natin, 58 pesos, sabihin na po natin na 60 pesos para po sa yung saglit ba na pagpiprito, diba? I-divide po natin sa 10 pieces, bali ang laman niya ay 11 pieces. So, nagre-range yun yung isang balot, minsan 10 pieces yung makukuha, minsan 11 pieces. Tulad po ngayon, 11 pieces yung nakuha ko, pero tuusin na lamang po natin sa 10 pieces para meron po pag-aadyasan yung presyo po natin. At sa pinakang cheese naman po natin, ayan, bali ito po ay 88 pesos. So, nilagyan na siya ng shipping fee, magiging 121 pesos. So, kumuha lamang tayo dyan ng 1 tablespoon, tapos nilagyan natin ng water, at ang magiging puhunan po natin, 2 pesos po kapag naglagay po tayo dito ng 2 tablespoon na cheese sauce. So, sinortat na lamang po natin yung costing po natin para hindi lamang po ganun kahaba. Tapos sa pinakang pipino natin at saka repolyo, pagsamahin na 2 pesos kasi konti lamang naman po yung mga ipaglalagay po natin. Tapos nagyad-yad din po tayo dito ng cheese, bali 10 grams po yon. So daily queso po yung ginamit ko at nagkakahalaga ng 110 po ang isang box, 430 grams. So 43 pieces yung makukuha po natin doon. So nagkakahalaga po ng 2.55. Ngayon sabihin na po natin na 3 pesos. At syempre yung pinakang packaging po natin, ito nagkakahalaga po ito ng 2 pesos. Pero sabihin na po natin na 3 pesos para may ambag sa pinakang shipping fee. Kaya ang total po ng puhunan sa isang baso ay 38 pesos. Ngayon, kung gusto natin ng pangmasa, so pwedeng may mas imumura pa. Kasi halimbawa, itong pinakang cup natin, pwedeng gumamit po tayo ng ganitong baso. Meron size din na 16 ounce. So, wala pa yatang piso yung pinakang puhunan doon. And then, pwedeng hindi na tayo maglagay ng pipino, ng cheese, ng ham. So, parang fries at saka cheese sauce lang is pwede na. So, nakadepende po yun sa atin. So, idea lamang po iyon. Pero ito po ay 38 pesos. So, ito pwede nating ibenta ng 50, 55, hanggang 60 pesos. So, depende pa rin po yun sa atin. Pero ako, tutuusin ko siya ng 50 pesos, hindi na po lugi doon. Kasi talagang overload. Tapos kapag natikman nila is masarap naman po talaga. Pag minus yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 12 pesos po kada isang order. Hindi man po ganong kalakihan yung pinakang tubo po natin, pero kapag pinagsama-sama na po natin yon dahil mura po nating ibinigay, so malaki na din po yung posible po nating tubuin. Okay, so imagine din na lamang po natin doon sa medyo malaki-laki na, diba? Kung i-start po natin to, ipapalagay natin naka 50 pieces po agad tayo na cup dahil dinalingan po natin, dinaskartehan po natin. So yung 12 pesos kapag itinimes po natin yung sa 50 na cups, so posible po tayong tumubo ng 600 pesos. So tubong-tubo na lamang po yun, estimate lamang din po yun. Pwedeng mas mataas pa. So sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit ako na idagdag na tips, idea na pwede po nating pagkakitaan kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Okay? So kita-kits naman po ulit sa mga next video. Bye!